So, wait lang bago mag-start ng vlogging. Abang-abang na estudyante. Hello, teachers! I'm Andrew Rodriguez and welcome to my channel. Peace! Okay, so in this video, we're going to talk about how to be an ESL teacher. Wow, English. Hindi, magtatagalog po ako. Okay, so paano nga ba maging English as an ESL teacher or English as second language teacher for Korean, Chinese, Vietnamese student? Okay, so ang itatopic ko ngayon is yung sahod, yung mga dapat i-prepare, equipment, and also yung kailangan nating i-expect. So, we need to expect the unexpected. Okay, so watch till the end and I hope marami kayong matutunan. Okay, so disclaimer po muna tayo. Hindi ako graduate ng BS Education. Sobrang layo po ng course ko. I graduated as BS HRM and sobrang layo, diba? And second, ayoko sana ipakita yung background ko sa likod, kaya lang I don't have a choice dahil sira-sira na yung kartolina ko kasi I've been working in two companies and yung other tarpaulin ko is hindi pa dumadating. So, nangyayari is tanggal kabit ako and hanggang sa nasira na yung kartolina ko. So, I don't have a choice but to put my tarpaulin. So, just don't mind the background. Ayoko sana ipakita yung kung saan ako nagtatrabaho. And, what else? So, just focus lang po sa mga sasabihin ko. And, this is from my own experiences, my own opinion. But, pwede kayong magbigay ng suggestions, tips. Just comment below, okay? So, you are welcome, guys, teachers, to put your thoughts. Okay, so just comment below and let's get started. Okay, so first of all, qualifications o yung mga dapat i-possess bilang ESL teacher. Unang-una, graduate ka dapat ng 4-year course. Okay, so any course yan. Pero, may ibang company na tumatanggap ng 2-year course or yung mga kumuha ng vocational course. So, ilalagay ko sa descriptions ko kung saan kayo pwedeng sumali na groups. Sobrang dami, as in, ang dami-dami nating ESL company dito. Mga nagtuturo sa Chinese, Koreans, Vietnamese, okay? So, may iba pa nga na talagang ipapadala ka dun sa bansa na yun para lang magturo. So, ipopost ko lahat ng info na nalalaman ko para sa applications nyo. Okay, number two, para sa mga graduate ng education, ito yung edge nyo. Kasi kung meron kayong mga teaching experience or mga teaching certificates or passer kayo like ng TESOL or whatever mga certificates dyan, mas okay kasi mas mabilis yung proseso ng applications nyo. So, pwedeng mag-jump na kayo agad sa na ganitong rank. Like, dito sa company ko, 5-1 Talk, kung teacher ka na talaga and meron kang certificate like TESOL certificate or TESOL passer ka, pwedeng nandito ka na agad sa ganitong rank. Okay, hindi ka na mag-start as starting teacher. So, nandito ka na agad sa second level. So, may mga ganun. But still, it depends pa rin sa company na papasukan ninyo. Okay, so yun lang naman yung mga dapat i-possess or yung qualifications na pwede ka nang magturo as ESL teacher. Okay, so i-shortcut na natin. Kunwari, nakapasok na kayo, teachers, sa company na pinapasukan nyo. Okay, so medyo matagal na rin ako sa industry nito. And alam mo, yung natutunan ko dito is hindi mo kailangan maging magaling. Okay, so yung ibig sabihin ko ng magaling is yung sobrang galing mo magsalita. Like, fluent ka magsalita. As in, diretso ka magsalita ng English. So, ako nga nun, every time na may training kami dito sa company ko, nandyan pa rin yung kaba ko. Kasi mga kasamahan ko, sobrang, oh my God, sobrang, ang ganda pakinggan, ang sarap pakinggan ng
ng boses nila pa nagsasalita sila. So, alam mo yun, as time goes by, natutunan ko na hindi mo pala kailangan maging magaling na magsalita ng English. Ang kailangan ng mga student is yung magaling kang magturo. Magaling kang magturo, hindi lang yung turo na matuturuan mo sila how to pronounce the word, how to correct their sentences. Ibig ko sabihin, yung may matututunan sila sa'yo. Okay? Yung nandun yung passion mo, yung matututunan talaga, may matututunan yung estudyante mo sa'yo, hindi lang dahil nagturo ka, 25 minutes din to para sa sahod, hindi ganon. Yung kailangan, yung makikita mong may progress din yung students mo, lalo na pag may regular students ka na, makikita mo from the scratch hanggang sa marunong na siya mag-construct ng sentences niya, kaya na niyang magsalita on their own na hindi mo na ginaguide. Okay, so doon mo malalaman na magaling yung teachers kasi babalik-balikan kanila dahil, alam mo yon, engaging yung pagtuturo mo. Hindi dahil, lalalala, sobrang galing mo magsalita. Hindi yun yung hinahanap ng estudyante eh. Binabalik-balikan ka na estudyante kasi masaya sila sa'yo. Okay, nakakatuwa kang teacher. Okay, feeling nila, kaibigan ka. Ganon. Hindi ka parang robot. Okay, so let's start, ganan. So, kailangan, dadalhin mo yung sarili mo sa kanila. Makikipagkwentuhan ka. At the same time, syempre, relevant pa rin doon sa topic na kung ano man ang lesson ninyo. So, lagi nyong tatandaan, hindi nyo kailangan maging magaling magsalita ng English. Okay? Kailangan, balik-balikan kayo na estudyante nyo dahil gusto nila kayo. Kasi pag nagustuhan nila kayo, doon naman mag-start yun na gusto na nilang matuto. Dahil yung teacher nila, masayahin, mabait, okay, yung may makapag engage kayo ng rapport sa kanila and maramdaman nila na love nyo sila. So, doon nag-start yun. Okay, so yung hinihintay ng lahat, salary, sahod. Okay, so totoo ba yon na 1 month kaya mong kumita ng 50,000-60,000? Okay, so tingnan natin. Okay, so yes, totoo po siya. Posible po siya. Okay, walang imposible. Pero, okay, makinig kayo sa sabihin ko ah. Pero, hindi siya magiging madali. Okay, so for example, ako sa company ko, kakapasa ko lang as senior teacher. So, meron kasi kaming starting teacher, new joint teacher, hanggang pataas, hanggang maging master ka. Siyempre, pag naging master ka, master teacher ka, mas magiging malaki na yung per 25 minutes mo. Okay, di ba? Or yung per hour mo, mas magiging malaki. So, in my case, kakapasa ko pa lang as senior teacher, but hindi pa siya nagre-reflect sa profile ko kasi I still need 300 classes. So, meaning 300 students pa. On the go yan. So, hindi siya madali. Okay, so paano nga ba i-achieve yung ganung sahod? Okay, unang-una kailangan, full-time ka, syempre. Hindi mo naman ma-achieve yun kung part-time ka, di ba? Paano naman yun? Okay, so kailangan full-time ka. So, may mga company na as early as 5 a.m., 6 a.m., nag-start na sila. May mga ganun teacher. So, kung halimaw ka, like 6 a.m., kaya mo nang i-commit yung sarili mo. And then, dire-diretso ka. And usually naman, ang mga company is natatapos ng 11 p.m. So, okay. So, in my case, hindi ko kayang mag-commit ng sobrang aga. Unang-una, ang dami kong inaasikaso. So, depende kasi yan talaga sa teachers. So, ako kasi ang dami kong inaasikaso. I have 3 dogs. Alam mo yon, wala naman kaming helper. So, maglilinis pa ako. So, in short, nakapag-start ako is before lunch na. Sometimes 9 or 10 a.m. Okay, hanggang hapon na yon. Okay, so number 2, nasa sipag. Nasa sipag ng teacher yon. Kasi pwede naman na hindi ka mag-day off. Pwede Monday hanggang Sunday ka.
Okay? So, in my case, napaka-flexible ng schedule dito sa 5-1 Talk. Flex ko lang ah. Flex ko lang yung company ko. Sobrang flexible talaga ng schedule dito sa 5-1. So, pwede kang hindi mag-day off kung gusto mo. And actually, pag weekends nga, nandoon yung may mga incentives. Okay? Nandoon yung may plus ka kapag ganitong araw or may mga peak hours tayong tinatawag. So, in general, okay, kailangan mong maging masipag. Okay, hindi mo naman ma-achieve yung ganung sahod kung sa loob ng isang linggo, tatlong beses ka lang magturo. And then, pa half day, or halimbawa, 4 hours ka lang, 5 hours ka lang. And, of course, kapag tinatamad ka, so, may ganun akong pakiramdam minsan na tinatamad ka. So, ayan. So, pwedeng-pwede pong ma-achieve yung ganung sahod. Okay? So, pero, syempre, dapat i-avoid nyo yung mga penalties. Nandyan papasok yung mga penalties. So, nung ako, oh my God, nagkakaroon ako ng penalty. Syempre, hindi naman tayo perfect. So, syempre, malaki yung mga penalties. Lalo na kapag absent ka or na-late ka. Ganyan. Tapos, nagkaroon ng mga, like, bigla nawala ng electricity or internet connection. So, kakainin niya na yung sahod mo. Pero, sinasabi ko nga, posible siya. Posible siyang ma-achieve kung talagang i-commit mo yung sarili mo as in whole day, parang 24/7 kang magtatrabaho. Alam mo, yung mga kasamahan ko sa TV ko, mga masters na sila, and then pag pinupost nila ang sahod nila sa cut-off, like halimbawa kaka-cut-off sila ng naka-25 din. Oh my God! So, naka-25 din, naka-30 din. Tapos nakikita ko, nag-start sila as early as 6 a.m. Dire-diretso na. Tapos, syempre, may breaks in between, pero hanggang gabi talaga sila. Posible pala talaga. Pero in my case kasi, wala pa ako sa ganung point. Kasi nga, ang dami kong inaasikaso dahil nag-online selling din ako. So, alam mo yon, and hindi ko kayang tumutok sa computer or sa laptop ng ganun katagal. Pero yun nga ang sinasabi ko po sa inyo, teachers, sa mga viewers, at sa mga aspiring ESL teacher, posible po siya. Posible siyang ma-achieve. Kasi, i-compute nyo na lang, imagine nyo ha, kung 6 a.m. kayo mag-start, o sabi natin, 6 to 9, tapos pahinga kayo ng isang oras, tapos 10 to 12, pero kailangan talagang ano yun na talagang may nagbubok sa slot nyo ha, hindi pwedeng ano, kumbaga sa loob na isang araw, sabihin natin na maka 20 students ka, tingin mo, kaya mo, maka 20 students ka or more than that. Ako, pinaka maximum ko, naka 16 ako or 18 students, and drain na drain talaga yung lalamunan ko. So, parang nandun na pumapasok yun. Di bali na lang. Kaysa naman magkakasakit ka. Kaya, ayun po, sinasabi ko, posible siya. Nasa teachers yun. Nasa sipag ng teachers yun. Okay? So, yeah. So, tapos na tayo sa sahod, ah. Okay. So, punta naman tayo sa downside ng ESL company. Okay, so alam niyo yun, wala namang perfect na trabaho talaga. Na hindi porket dito ka lang sa bahay, hayahay ka na. Like me, ako, may turo ako ngayon. 2:30 ang start ng turo ko. Okay, so syempre kailangan mag-formal ka rin na ayos as much as possible. Naka-collar ka, t-shirt. So, syempre ako, magpapatong na lang ako, ganyan. Or kailangan naka-t-shirt ka with collar on, and then of course kahit pa paano mag-ayos naman tayo, syempre, di ba? Kailangan maglagay tayo ng konting makeup, huwag naman yung I walk up like this, yung mga hair natin ganyan. Okay, syempre kailangan maging presentable din tayo sa mga estudyante natin. Okay, so yun na, para din tayong pumapasok sa company, nakapostura din, though nakapajamo or shorts lang tayo sa ibaba, pero kailangan yung nakikita sa atin is maayos, okay? So, formal din.
So ayun, hindi ka rin syempre pwedeng mali-late. Hindi, mas nakakahiya naman yung nasa bahay ka na nga, mali-late ka pa pumasok sa classroom mo, di ba? So pangit naman yun. Okay, so anong idadahilan mo sa QA mo nun or, di ba, sa supervisor mo na na-late ka pa, hindi ka na pwedeng magdahilan kasi you have all the time, di ba? So yes. And lastly, ang pinaka mahirap lang sa ganitong industry is yung walang estudyante. Yun po ang pinakamahirap. Walang nagbubook na estudyante, matumal. Okay. So naranasan ko po siya. Lalo na nung nagbakasyon na, nagkaroon ng vacation sa China ng July and August. So ngayon kaka-start lang nung September 1, bumalik na sila sa school. So akala ko it's raining students pero hindi pala. Okay. So yes, may ganun eh, may ganung hindi naman palagi na marami kang estudyante. So kaya ako nagkaroon ng isa pang company, naghanap ako ng oh my god, hindi po pwede to, na ito lang ang kikitain ko sa isang araw. So dahil nga very flexible naman itong isa kong company, so nakapaghanap ako ng isa pang company na pwede ako magturo sa gabi, hapon hanggang gabi. Okay, so yun po yung mga downside ng ESL company. Pero syempre, tsaga-tsaga lang din, tsaga-tsaga, wag mong susukuan. Kung meron ka pang ibang sideline, like tulad ko, nag-online selling pa ako, di ba, why not, kung kaya naman siyang pagsabayin. Okay. Okay, so nandun na tayo sa nagkakaroon nga ng downside ang ganitong industry. So, ano naman yung mga pwede nating gawin habang tagtumal or walang estudyanteng nagbubuk sa atin? Okay, so ako kasi ang ginawa ko is nagparank ako ng nagparank. Okay, so habang walang mga estudyante, nagtraining ako ng nagtraining hanggang ma-reach ko nga yung senior teacher. So, syempre, kapag nagtitraining ka kasi, sometimes, ang training namin is inaabot ng 5 to 6 to 7 hours sa isang araw. So, syempre, i-close mo lahat ng slots mo. So, ako naman, wala naman ako kailangan i-close dahil wala namang estudyante. Okay. So, ayun, nagtraining po ako ng nagtraining. Nagpataas ako ng rank. And then, isinabay ko po yung pagtitake ng TESOL exam. Okay, doon ko siya isinabay para at least pagbalik ng mga estudyante, okay na yung profile mo, makikita nila na TESOL certified na ako, which is nakapasa na nga po ako sa company ko as TESOL passer na ako. Ayan, so yan yung mga ginawa ko. And yes, wala namang pipigil sa inyo na maghanap din ng ibang sideline or ibang matuturuan, okay? Basta alamin nyo lang yung obligations nyo and syempre para hindi kayo malock sa isa nyong company, kailangan mag-open pa rin kayo ng slots, okay? Time management lang. So, ako dito sa 5-1 Talk, 9 a.m. up to 3 p.m. open ng slots ko, and then 5 to 9 sa iba na naman ako na company. So, nasa pag-uusap naman yan and sa pagre-request mo, meron naman kaming special plotting katulad ko kasi may mga requirements kami na for example, weekends or peak hours, kailangan maka 55 slots kami and hindi ka makapag-open ng weekends kapag hindi ka naka 55 slots. And good thing naman sa company ko na to, meron silang special plotting na pwede kang makapag-open ng weekends kahit hindi mo ma-reach yung 55 slots. Diba? Napaka-flexible. So, flex na flex ang 5-1 talk dito. Okay? So, wala naman akong masasabing hindi maganda. So, lahat naman ng company, may ups and downs. So, nasa pagtsatsaga mo lang yan. And paano mo i-handle yung trabaho mo. Okay? So, sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. Okay? And sana makatulong sa mga aspiring teachers or sa mga gustong mag-apply as ESL teacher. Okay, ipopost ko po yung link ko. Kung gusto nyo itry dito sa 5-1 Talk, ipopost ko po yung referral link ko kung gusto nyo mag-apply. And what else can I say?
comment nyo lang yung mga gusto nyong itanong sa akin and sasagutin ko po yan kapag nabasa ko siya and kapag may time. And iniisip ko pa kung ano yung mga gagawin kung susunod na video. Kung pwede kong i-record kung paano ako nagtuturo, ganyan. Okay, so ano lang po, comment lang kayo and welcome again to my channel. And thank you for viewing my channel and thank you sa pag-drop by. Okay, bye-bye! Peace!